Welcome back to our channel. So, pag-uusapan natin ngayon is yung mga disadvantage or yung mga flaws ng Yamaha Fazio 125 or Fazio kung tawagin nila. So, unang-una na napansin ko sa Yamaha Fazio. So, binili natin to kasi gusto natin ng scooter. May tumutunog siya pag lumili ko. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Meron siya lumalangit-ngit. So, brand new lang to. Ang tinakbo pa lang niya is 167 kilometer. So, meron na siyang lumalangit-ngit. So, ipapacheck naman natin yan pag nagpa-first PMS tayo. And I'm sure na ayusin naman ni Yamaha yan. Napansin ko lang. So, yun yung unang napansin natin sa Yamaha Fazio na disadvantage niya. Number 2 is itong seat niya hindi yung nagpipit. Tumutunog yan. Hindi nagpipit yan kahit walang adjustment yan, sabi ni Yamaha. So, tinanong ko yan nung binili. Lahat ng Fazio, ganun daw. So, gumamit tayo ng iba-ibang bikes, so wala naman dapat yun. Hindi ko rin alam. Baka mayroong adjustment, hindi lang nila alam sa Yamaha. Yan, yun yung number 2. Number 3 is yung Y-Connect. So, si Y-Connect nasa loob nito. Buksan natin. Yan, hindi na nila pinako-connect. So, walang laman na yung Y-Connect. Mismong si Yamaha na yung nagsabi na nakakalawbat. So, kung lagi mo siyang gagamitin, yan, gumagalaw to. Kahit na pag nakaupo ako dito, gumagalaw yan. Pero pag nakaupo yung passenger, siyempre, hindi na. So, yan. Sabi nila, yung number 3 is si Y-Connect. Yun yung issue. Nakakalawbat kung hindi mo laging ginagamit yung motor or yung scooter. Yan. Bagong-bago pa yan. Yan. So ako pinatanggal ko kasi madalang ko lang gamitin. Number 4 na nagiging issue ko is yung side stand. So ano bang meron dun sa side stand? So sanay kasi ako na medyo stable yung side stand or sturdy. Ito nga sakiti, parang nakataas yun. Pero ito, maganda naman yung position niya. Nakahiga naman ng konti yung Fazio. Pero pag ginagalaw mo to or sasakay ka, sigagalaw mo to, tumatayo yung motor. Natatanggal siya sa pagkaka-side stand. So I don't think na may adjustment to. Or baka may remedyo yung pwedeng gawin. Pero adjustment from kasa, yan, from brand new, tumatayo yan. So ingat kayo sa mga bibili. Kasi pag bigla lang tumayo, tapos kung wari, hindi pa kayo nakasakay, ginalaw nyo to, tumatayo yan. Pag biglang tumayo yun, natatanggal yung side stand, matutumba yung motor. So ako, usually pag hindi ko ginagamit para safe, siyempre yung center stand. Ang next issue natin is yung brake sa likod. So mahina yung brake niya sa likod. Actually, tumatakbo lang ako ng mga 15 to 20 kph. Pag magbe-brake ka sa likod, parang wala nangyayari. Kung combo, may nagbe-brake ka rin sa harap, napakaganda ng brake. Pero kung likod lang, talagang mahina lang siya. So 20 kph pa lang yan, para kung mas mabilis ka pa, di ba? So gagamitin mo talaga yung harap. Yan, so number 5 nga natin is yung brake. So yung number 5 na disadvantage ni Yamaha Fazio. So number 6 is yung, yan, yung kanyang automatic start and stop. So, actually, umaandar naman siya. Pero nung bago siya, nung brand new, from 0 kilometer to 100, maganda siya. Maganda yung pagka nasa traffic ka, mag-i-stop yung engine. Very responsive. Konting-konting throttle mo lang, sumisindi siya. Pero napansin ko lately, ngayon na 167 kilometers na siya, or around sa mga 150 siguro nag-umpis na nangyayari yun. Actually, pinapatay ko na siya. Kasi pag nasa traffic, medyo may delay. Like 3 seconds bago na siya sumindi ngayon. So itatanong din natin sa Yamaha yan. Pero yun yung number 6 natin na issue sa kanya. Yan. So number 7 na actually naging issue natin sa Fazio is yung side mirror. Hindi dahil hindi siya bilog. Though siyempre mas maganda kung classic scooter kasi siya, mas maganda kung bilog agad siya. Pero ang naging main issue, pag mabilis,
around 60 pataas kph. Bumababa to. Bumababa siya. Hindi ko rin alam bakit bumababa. Hindi naman siya lumiliko. Bumababa lang. Bumababa siya pa ganun. Yan. So, siguro may adjustment. Hindi ko alam kung may adjustment pa to. Siyempre, i-consult din natin yan kay Yamaha. Pero, yun yung mga isa sa pwede nyong i-look out or itanong na agad pagka bibili kayo ng sarili nyong Yamaha Fazio. Yan. So, again, i-full review natin to pagka nasa mga around 200 kilometers na tayo. Yun ay para makapagbigay tayo ng more accurate na review. Hindi yung pagka first ride lang natin is nagbibigay na tayo ng mga input sa tao. Tapos kasi bibili sila ng motor. So, mas maganda yung nabibigay natin yung mas accurate. So, seating time, kasi ginagamit natin to na daily. Or, hindi naman daily. Pang errands. So, lagi natin siyang ginagamit.